mga kaibigan ng ating drafting phase between Pinel Adversity versus the Apoy PH, and look at the bands na meron tayo dito, Diana and the Gragas for the side of Pinel, Camille and the Lee Sin dito sa Apoy Esports, and Ziggs kagad ang unang kinuha dito. Madam Kaisaya, mo ang sagot naman dito ng Apoy Esports will be the Diana. Also open pa yung ating Kaisa dito. Open pa talaga, and I guess gusto nilang i-go na rito yung Apoy Esports side, na maybe they will be leaning towards dun sa Poke type dahil meron silang Janna na pwede magpasimula na yan. But it seems like Fennel is going for a more objective play. They got the Ziggs na kayang pregat din naman si Fiora. And gaya nga sabi mo, objectives dito, Ziggs and Ezreal, ito yung mga champions na mabilis bumasag ng mga torrents natin. While Fiora, ito yung Fiora eh, which likely objectives din to kasi nag-stay lane lang naman to, trying to get the objectives, all the torrents na kailangan niya dun sa may madang baron lane. And look at this, Janna and the Kai'Sa composition pagdating sa dragon lane natin, and Pinel Adversity kumuha na kagad sila dito ng jungle, which is the Jarvan, and we can say na more on initiation and burst damage etong Pinel Adversity because of the Lux and the Ziggs, more on the mabilisang burst lang pagdating ng Cataclysm. Well, Apoy Esports, this is gonna be a Seraphine mid lane, gaya nga nasabi mo Kai'Sa, eto na yung healing galing na pwedeng ilabas mismo ng mga Visayas team natin, and Apoy Esports papakita nila kung paano ba i-sustain at paano ba tumagal sa laban na to, even though na more on burst potential itong Pinel Adversity. Sa Apoy Esports, pinagalo nila yung meta ng meta. North at South Luzon. Ito may healing galing, tsaka may taga-frontline. Ito tayong hinahanap natin. Pero syempre, small pa lang naman yung data na makukuha natin. Pero dito sa side ng Pinel Adversity, makikita natin that they are also a mix of both hook and objective takes. At ito na nga, tignan natin muna head-to-head comparison ng ating draft. Berting, magiting, tatanungin kita, ano sa tingin mo dito yung win condition ng bawat teams natin? I think for the side of Apoy Esports dito, ang isa sa mga pin-condition nila dito is to rotate as soon as possible, especially pag meron ng level 5 itong buy na to. We know naman itong klaseng itong champion na to is one of the best champion as of now pagdating sa 2.2B, and because of the assault and battery, kaya niyang mandelete ka champion. Siguro mabilis ang follow up lang para dito sa buy. While Pinel is dito, we can say na the objectives na meron sila in the early game, kailangan nilang hawakan yung advantage nila yun, dahil if ever na tumagal to sa late game, yun mismo yung magiging problema kung paano sila matatalo ng Apoy Esports, because of the lineup of Apoy Esports, they have the Seraphine and the Kai'Sa, and we know these two champions pagdating ng late game, Kai'Sa is sobrang hapdi talaga, and ang laki ng impact nila sa game natin. And as of now, we can say na Pinel Esports have the advantage pagdating sa early, pero pagdating siguro ng mid into the game, yung mismo lalamang Apoy Esports dito. I agree on that one. Talagang kailangan kuhain at tapusin ng Pinel dito yung laro by mid-game time, up mid-game. Until mid-game time. Kasi kung nag-online to, kapag sumobrang puna garin, tapos nandyan pa yung Kai'Sa na kumpleto na yung itemization, talagang magiging one hit delete ka na lang dito, especially si Fiora, most likely may hirapan na rin niya na mag-segue dito or mag-split push. But tingnan na natin, ito na nga ang ating draft. Tatanungin kita, Berting Magiting, yung comparison natin sa bawat lane, simula natin dito yung matchup dun sa bot lane natin. Ezreal Lux versus Kai'Sa Janna. Meron ka ba nakikitang merong advantage dito ang matchup na pantay lang? Based on the advantage, no, SN the Lux will have the advantage pagdating dito sa mga poke nila in the early game. Pero pagdating, gaya nga sabi natin, early game talaga, early game based talaga itong Apoy Esports eh. And I think SN Lux is a good champions na pwede mong iharas yung ADCs pagdating sa mga dragon lane natin. Gaya nga sabi natin, itong Kai'Sa, pag hindi niya nakuha yung tamang oras para makapag-power spike siya, mahirapan sila pagdating sa late game. And I think Ezreal and Lux, they have the advantage in the early game. Kailangan lang talaga nilang bugbugin lahat ng kalin sila dito sa may bandang baba. Ate, makikita natin yung matchup between Ziggs as well as the Seraphine. Dito ba masasabi mo na, okay, sige, fair enough, pwede ditong si Ziggs pa rin? Same lang pa rin? Alam mo na to, Kai'Sa. Actually, ang gagawin na naman ng Ziggs. Siyempre, ikaw yung analyst, di ba? Ziggs and Seraphine, ang gagawin lang naman nila dito yung pag-minion lang. Pero ito na, mga kaibigan, look at this, Kai'Sa, maagang engagement mula dito sa Apoy Esports. Sadong mainit.
Grabe, well, kumasa na rin naman tayo at 56 second game time. So, nakita natin dito, looks like early gank yung plano talaga ni Les doon. But then again, it wasn't that successful kasi siguro may information na rin nga dito si Ziggs na sige, kailangan places na kasi nawawala sa mapa. Maybe yung kalaban natin. Yep, mabilis ang pang-amoy nitong Apanel Adversity. And look at the baron lane na meron tayo dito, Madam Kaisaya. You know the advantage talaga din ng isang Piora pagdating in the early game. Yung sobrang sakit ng physical damage yan. Even Garen, hindi niya kayang i-sustain yung ganun damage sa pwedeng ibigay ng gantong klaseng champion. And as of now, ito na yung sinasabi natin mga kaibigan, the advantage in the early game mula sa Apanel Adversity. And Kaisaya, bakbakan dito sa Bibad na River. Ang bakbakan nga talaga ang mangyayari dito si Sho. Medyo delikado ang lagay. Pero si Les, bako kumakain dito ng mga bala galing dyan sa mga miyembro ng Apanel Adversity, and he will be the first kill. Tatlo pa nga ata ang hanap dito ng Apanel Adversity. Nako, closer, saan ka pupunta? Closer, tama closer, mga out pa, pero Mask will connect, and that was the third kill plus isa pang kill tagad para sa side ng Apanel Adversity. What a start, Berting Magiting. Oh my God, Apanel Adversity dito, mga kaibigan. The advantage in the early game, talagang pinapakita nila kung ano ba yung klaseng lamang nila dito sa game number 1. While Apol Esports, tinangka nilang kunin ng Scuttler doon, pero because of the poke damage na meron dito yung ibang miyembro ng Apanel Adversity, bago palang magkadikit yung dalawang grupo, kalahati na kagad yung buhay ng Apoy Esports, to the point na pwede nang pumalash in yung ibang miyembro ng Apanel Adversity. And yun yung nga nangyari dito, talagang binakbak yung ibang miyembro ng Apoy Esports dito. And even Sansu, wala siyang magawa. Tsaka si Spite, hindi nila kayang sustain yung damage na binibigay mismo ng ibang miyembro ng Apanel Adversity doon sa may bandang river natin. While the baron lane kay Saya, same kanina lang, tamang farm lang, ganun lang, freeze lane lang. Pero dito may binabalak, pinapa-advance, magbogoba sila, flag and drag, si hindi na-connect, pero yun na nga. Ang siyempre, Tore yan, respeto sa Tore. Umaga dito, mas nire-respeto yung mga Tore. Siyempre. Players muna eh, no? Tore muna kasi masakit yan. Masakit eh. Pero alam mo yung idea kanina ni Les dito, bilang Vi, ang ganda eh. It's just talagang hindi nahuli. And siyempre, usually mas maganda mag-gank as a Vi kapag may, meron ka na talagang ultimate na available. Yep. And gaya nga sabi mo, paganda yung Vi pag mayroong ultimate. And because of the champion lock din talaga ang kailangan mo nang gawin isa to follow up na mabilis dito si Les. And sayang din talaga sa mid lane, pero kay Saya dito sa may bandang mababa, merong magandang plano ata dito yung ibang miyembro ng Apanel Adversity, pero makakaamoy dito yung Apoy Esports, so they will go back in the tournament. Onting segundo na lang, 20 seconds mga kaibigan, magsisimula na ang unang ating ang unang objective natin, walang iba kundi the Ocean Drake in just 13 seconds kay Saya. Siyempre, tamang reset lang muna lahat. Kuha ng itemization dito and ready na. Pero makikita natin yung mga composition. And I guess mukhang magpapakiramdaman. Kasi halos pareho sila. Pang-pong talaga yung labanan eh. So, sino yung may mga skill shot siguro na may mas mag-connect dito? Lalamang. And gaya nga nasabi mo, pag may skill shots ka, lalamang ka. And Apanel Adversity, sila yung champions na may maraming skill shot na pwedeng ibato ngayon sa side ng Apoy Esports. At dahil buhay na yung ating unang objectives, and as of na, kung mapapansin mo dito kay Saya, ang unang gagalaw para pumunta mismo sa ating Dragon Pit ay walang iba kundi the Apoy Esports. While Apanel Adversity, alam nila kung saan nilalagay yung mga wards, so napakalaking halaga dito sa side ng Apanel na tanggalin yung mga wards dahil nawawala ng vision etong Apoy Esports. And as of now, ngayon palang magre-recall si Kaisho para makapunta mismo sa may bandang Dragon Lane natin. And mukhang magkakaroon tayo ng onting pestuhan dito kay Saya sa mga bushes na meron tayo. Mapapansin natin, wala pa sa kanila na nagsisimula. Kasi then again, hindi naman sila yung fully engaged type at wala din naman si Kaisho para mag-join or mag-zone out para sa mga miyembro ng Apanel Adversity. Yun yung hirap pagkatapat mo Fiora. Pag yan ang Fiora, iniwan mo sa taas, malamang na-push na yan. Bang, nagda-dragon kayo. Oh, and ang hirap din eh, no? Ang hirap talaga pag meron kang katapat na Fiora sa isang baron lane. Gaya nga sabi mo, pag iniwan mo sa lane, for sure mababasag niya yung Tore. And hindi 100% kasi. And we can say na pabor pa rin dito sa Apanel Adversity, even though na this gonna be a 4v5. Pero kay Saya, mukhang meron tayong bakbakan dito ngayon sa may bandang ocean. TP up para kay Kasyo dyan. Sumama. Napagandang simula para sa Apoy Esports dito. Makikita natin may spike in here. Tapos ang ganda ng zone na ginagawa. Pero sa
kabilang banda, hindi makapasok naman dito si Les, ang ating Vi, para sumama sa team fight. But I guess, kailangan nila mag-bamba out. Hindi pa nga lang dito, si Closer gusto pa ng kill! Going for that killer instinct. Yun nga lang, mamakatay siya ni Danny dito. But then again, mga ayaw umawan. Flash away para dyan kay ating Logs. At makikita natin dito, true shot barrage. Grabe din naman doon si Danny. Gusto pa yata na isa pang MVP para sa ating last series. Oh my God, that is a good true shot barrage kay Saya. Mulito kay Danny getting a 3 champion para doon sa kanyang ultimate dito. And ganina nakita natin yung cataclysm ni Domeng getting 4 champions sa side ng Apoy Esports. Sa force dito si Sansu na gumamit ng flash para makapag-respo agad sa mga teammates niya. Pero because of the zoning na ginawa mismo ni Domeng, nagkaroon ng time yung Pinel Adversity na ipanish yung ibang miyembro ng Apoy Esports. Even though na Apoy Esports, nakuha nila yung DR doon. But as of now, Pinel Adversity going for the Herald dito kay Saya. Bakbakan ulit tayo dito, makikita natin dito, redemption has been used, pero tignan mo naman dito, Sansu. Final spot has been used as well by Rave, hindi nga lang nag-connect dahil may GA pa na available kanina, pero look at what Raisho is doing, gonna go for that kill up against the Fiora, power will fall down, but then again, Penel Adversity will go for that secure on that Rift Herald, habang ang ibang mga miyembro kumukuha ng zone dito, nagke-create ng space, at ito nga, potential for the first to take as well. Penel Adversity with that them making use of the Rift Herald. Yes, Rift Herald. Nakita mo yung flash ni Power papunta sa Rift Herald. Ang nakapatay sa kanya, i-Herald eh. Hindi talaga yung totally champion. And even though na namatay dito si Power, sobrang laki naman ang nabigay dito ni Power na space para sa teammates na nakuha nila yung Rift Herald. At di lang yun, nakakapag-snowball sila dito kay Saya dahil nakuha nila yung Plink Tower dito ngayon sa Wild Rift. Walang iba kundi the mid lane. And after the mid lane, dediretso sila sa may bandang baron lane natin. And two towers or two torrents dito ngayon, mga kaibigan ng Apoy Esports kay Saya, ay basag na. And we can say na pwede na silang pumunta sa mga jungle area ng Apoy Esports dito at kunin yung mga resources nila. Grabe yung lamang ngayon at this 8-minute game time ng Fidel Adversity. Grabe, mukhang ito na nga yung sinasabi natin sa draft. Kailangan nilang tapusin talaga yung laro as early as possible. To be fair naman, sa Apoy Esports, nakuha nila yung objective kanina sa baba ng mapa. Pero hindi pa sila nag-back agad. Nakipag-backbackan pa sila, nakipag-poke pa sila ng skills up against Fidel Adversity. Thus, just canceling yung dragon na nakuha nila. Wala rin. Parang binigyan din sa Fidel. Yep. Pero teka, nakutol yung backbackan dito. Final strike has been used. Redemption as well, but that won't be enough para ma-secure ang buhay dito ni Les. Mamamatay pa rin si Les sa kabilang banda. Yun ang problema sa Apoy Esports dito. Medyo magkakaiwalay sila dito. Mga kaibigan, yung Anchor, isa lang yung tinamaan na champion sa side ng Adversity. And look at the burst damage no, kay Saya na binibigay ngayon dito ng Penel Adversity sa side ng Apoy Esports. And Apoy Esports, wala silang pwedeng gawin dahil as of now, the Cataclysm will commit Domeng. True shot barrage para dito kay Danny just to try kill Sansu. Pero the damage still natin na. Pero still, Penel Adversity kay Saya, abor na pabor sa kanila dahil nakuha na nila lahat ng first torrent ng Apoy Esports. And gaya nang sabi mo, sobrang laki ng lamang nila dito sa early game natin. Grabe din naman. And ang daming na-burn dito na else like yung flash dito kanina ni Sansu para lang maligtas ang kanyang buhay. Pero teka lang, power dito. Laban kay Kaisho, gonna go for that ultimate na silence pa nga at hindi na nakasurvive. Ito yung dapat nilang iwasan. Late game, Garen. Late game. Itong larong to, hindi natapos pa. Siguro mga 15 minutes tapos kumpleto na yung item ng Kaisa. Nako, mukhang kailangan Apoy, no? Ng Penel. Yep, and guys, yun yung talaga eh, power spike lang eh, ng Apoy Esports Hero. Speaking of power spike, Kaisa, there you go, kasaktan ulit. Ito na nga, assault and battery mula sa malayong lugar. Redemption has been used as well, pero si Garen pumupronta para makapreate dito si Closer ang ating Kaisa. Sobrang kunot nga naman, pero teka lang, grabe din naman yung damage coming from Danny. At eto, napalayo na ang mga miyembro ng Apoy Esports. Nasa likod! With this in mind, makikita natin si Power umuwer pa talaga sa likod ng mapa at pinapahinto dito ang ating Kaisho Mugarin. Yup, medyo malayo yung pagkaka-assault and battery dito ni Les. And Penel Adversity, look at the tankiness na meron dito si Domeng. Kinusustain niya lahat ng damage na pwedeng ibigay ng Apoy Esports dito. And as of now, Penel Adversity getting the second Drake kay Saya dito sa game number 1 natin. And yung power spike na hinahanap natin sa side ng Apoy Esports, na we can say na as of now wala pa rin yung damage na pwedeng ibigay ng Apoy, especially Closer and the Sansu, dahil sobrang kunat ni Domeng dito and the rest of Penel Adversity.
And Pinel Adversity naman ngayon dito, mga kaibigan or guys, is pinapalaki nila yung burst damage, and because of the clash na nagkakaroon tayo dito, Pinel Adversity pa rin talaga yung nakakuha ng advantage dito mismo sa game number 1 natin. At nahihirapan ngayon yung Apoy Esports na sumabay sa kanila dahil sa sakit ng damage siya pwedeng ibato ni Rap, ni Power, also the rest of Pinel Adversity. Sa likod, nagpa-flank siya sa side o kaya sumisegue. Yun yung dalawang ginagawa niya. Like kanina, nakita natin Apoy Esports, sila yung ng fight kanina sa Baron Take or rather sa Dragon Take. Pero napaback yung mga miyembro ng Apoy Esports, Apoy. Gawa ng poke na ginagawa dito ni Danny. Uy, teka lang, sa baba ng mapa, hindi nga lang natin nakita sa ating camera, pero ayun na nga, sumalangit nawa itong si Garen, itong si Kaisho. Yep. Patay si Kaisho dito. Yun yung problema eh. Talagang parang naka-magnet eh, no? Para pag mayroong isang Fiora sa kalabo mo, parang yung Baron Lane yung talagang naka-magnet ang bantayan itong Fiora. And we know naman itong Fiora is a champion na kayang pumatay ng 1-on-1, you know, one of the best champion pagdating sa mga duel na meron tayo dito. And look at this, kay Zaya, Pinel Adversity, they will go for the Baron at walang magagawa ang Apoy Esports dito. Saddled, Encore, and there go! Kamuntihan pa nga, makakaskill pa ba yun? Pero tuloy ang bakbakan dito, while they got the buff, sila kanila mag-ingat dahil masasayang ang buff in case finish lang din sila. They have to either reset or just go onto the lane para makakuha pa ng another turret objective. But with Domeng as well as Rafe na namatay na nga sa mapa dito, medyo may kakulangan na. Power? Pero okay lang yun. Makikita mo tower hug lang eh. Ayaw niya nang labasan. Ayaw niya nang lumabas dito sa tore. So, dito na natin nakikita kay Zaya yung lamang eh. Yung lamang ni pagdating sa item, also the levels pag and dito kay Kaisho. And as of now, Pinel Adversity, because of the BR bala, we can say na pwede nilang basagin lahat ng outer torrents na natitira ngayon dito sa Apoy Esports. Nagsinisimula na nila ngayon. And look at this, the damage poke na binibigay ni Power, also Danny, sa side ng Apoy Esports ay sobrang hapde. Samahan mo pa kay Saya ng BR buff na meron tayo. Problema dito, mm-hmm. Oo nga, natatangkin ni Kaisho tulad niyan, pero wala siyang enough damage to actually delete itong mga minions na may buff mula sa Baron. Pero ayun na nga, makikita natin dito, close ng Pinel yung laro, just within 15-minute game time. Yup, and 13 minutes pa lang kay Saya. Look at this. Pinel Adversity, hindi tayo nagkamali dito sa team na to, na we can say na sila talaga yung one of the teams na pwede makakuha ng top 1 spot dito sa Visayas. And as of now, pinapakita nila na deserve nila na ma-recognize dito sa Visayas group stage dahil lamang na lamang sila. And look at the gold lead na meron tayo, at onting kiliti na lang, onting normal na lang kay Saya, mababasag na nila yung third torrent dito Esports. At speaking of torrent, binasag na ng Pinel. Ang ganun-ganun lang na hindi masyadong nakakapag-depensa ang Apoy Esports, at susunod na nila ang Dragon Lane natin na walang depensa again ang Apoy, at mukhang mamamatay na ang Apoy kay Saya sa may bandang gitna. Binaba natin si Power. Walang pakialam dyan si Power kasi niya, nangingiliti lang daw yun lang eh. Sabi, o kiliti lang naman, parang ganun lang din, okay lang, safe ako. Kumbaga confident din yung mga teammate niya na okay, safe ako, baklang kayo, reset tayo bago mag-dragon. Pero yun nga, grabe talaga dito yung ginawa ng Pinel Adversity. Ayaw nilang bigyan ng item si Closer. Parang Closer to death na nangyayari dito kaya na kay Closer dahil this is another objective, so we can say na Pinel Adversity dito makakuha sa new space. And what is kay Saya? Look at the steal from the buy. Grabe naman talaga si Les, pero tuloy ang bakbakan dito. Patay na si Danny dito at sa pakamiembro ng Pinel Adversity. Pero tingin kayo sa taas ng mapa, what is the Fiora doing? Power kung power. Oy, dahil mukhang segue na nga, gustong i-end ang laban. Tignan natin kung may makakauwi. Ayaw po uwi eh, ng mga miyembro ng Pinel Adversity, ang miyembro ng Apoy Esports. Pero si Shanshu, tingnan natin kung enough yes. Pa yun. Makapag-defend siya, tingin tayo sa Nexus! Kuya, tingnan natin yung Nexus dito! Ayun na nga! Kalahati na lang! 1,277 na lang mga buhay ng Nexus dito. Hanggang doon na lang yun. Grabe, hindi ko mapigilan eh. Kailangan na natin isigaw yun, makita yung Nexus kung pabagsak na ba eh. Gusto ko yun, pero Pinel Adversity, nagulat sila sa pagpasok mipo ng Apoy Esports. By the way guys, kung mapapansin nyo, bakit lumabang ang Apoy Esports doon bago pumasok dito si Les sa may bandang DR pit? Sinigurado nila na merong tao sa taas ng DR pit dito para if ever na merong mag-flash out, sila yung mag-clean up sa side ng Pinel Adversity. And because of the assault and battery of Les, na-knock up niya yung jungle natin, which is si Domeng, at di siya nakapag-smite, at siya yung nakapag
pag-secure smite doon. And that is the second objective of Apoy Esports. Pero ano ang kapalit noon? Ang kapalit noon is the half HP ng Nexus nila and the third turret dun mismo sa baron lane natin. So we can say na Pinel adversity still have the advantage or mas lamang pa rin sila dun sa exit pagdating sa may bandang DR pit natin. Pero Apoy Esports, because of that clash, makakaroon ng onting gold itong miyembro ng Apoy Esports. Pwede silang bumili ng mga core items nila. And 16 minutes, we can say ito na yung power spike ng ibang miyembro ng Apoy. And as of now, kay Saya, mukhang babasagin na ng Pinel ang kanilang third turret dito sa may bandang baba. Kaya sacrificial lamang mangyayari sa taas ng mapa dito, pero safe pa rin naman si Power. At ito na nga, na-hustler to pagbasad ng isa pang tore mula sa Apoy Esports. Natural flow na ng mga minion waves ang ganap dito. Kumbaga mga siga na itong mga minions na maglalakad papunta sa Apoy Esports Nexus. And talking about Nexus, hindi na magre-regen yan. Hanggang dyan na lang yan. Mga one-third or one-fourth na lamang yan. Kalahati na lang yun. And look at the light binding na huli dito si Shantu. And the burst damage. Mega Imper na ba? Kay Saya, bakbakan sa base. Nako, sa base, sa Nexus. Gusto yatang i-end. Sacrifice na ba talaga dito? Power? Pero nako, pwede silang mapahamak dito kung ganyan ang tutuloy nila. At ito na nga, light binding has been used. Oh! Or rather, the final spark. Pero tuloy pa rin. Final adversity will get that final win. Hindi na kinaya yung mga siga na minion, men. Yeah, sobrang brusko dito, mga kaibigan. And Pinel adversity, because of the clarity mismo, mga kaibigan, doon sa may bandang DR pit, nabutas in